Hello everyone, good day to all of you. We are graced with the presence of Sir Jeffrey Nas in this interview. And I am very happy and very grateful that I'm going to talk with Sir Jeff today and give you some inspiration, guys, regarding his journey of becoming a nurse in America. So si Sir Jeff po is a previous client of IPAS, and he is already currently in South Carolina, and he is also the founder of IELTS Filipino Nurses Group, which is a group of nurses who are preparing for the IELTS. So inspirational yung story ni Sir Jeff. So pag-uusapan natin kung paano nga ba nagsimula ang lahat and saan na siya ngayon. Sir Jeff, kumusta? Mabuti naman. Nandito ko ngayon buhay America, mag-isa lang. Although may family ako dito sa South Carolina in Georgia. 20 minutes lang yun sa South Carolina, yung kapatid ko. So okay naman. And then mga co-nurses ko from agency. So magkakasama lang kami. So hindi ako masyadong nabubored kasi hindi naman first time ako mag-abroad. And sa Philippines, from Manila, nag-Cavite ako. So, parang nag-OFW na rin ako that time. So, hindi na bago yung mag-isa. Kasi syempre, wala ka namang karelasyon. Parang forever. So, well adjusted na Sir Jeff, no? Kasi sanayan lang tayo mag-isa. So, pag-uusapan natin yung background natin, Sir Jeff. Paano nga ba nagsimula yung American journey natin? Sige, let's go back to the previous years mo talaga with regard to... Okay, di lang Filipino nurses. Pinangarap naman talaga natin mag-nurse dahil gusto natin pumunta ng Amerika. Pero 2006 kasi akong graduate. And then, yung during that time, pahirap ng pahirap. Kunyari, paano mo mag-Canada, and then Australia, ang hirap kasi kailangan mo ng pera, ganyan. And then yung US, hindi ko pinangarap yung kasi yung during ng 2006, 2008, ayan yung time na retro. So, ang daming mga USRN na tambay. Sabi ko pa noon, ayoko mag-USRN kasi tambay ka lang naman. So, ayun nga, diba? Walang ano, mahirap yung time na yun. And then, 2017, yung may work ako sa UAE, sa Abu Dhabi, si Charles, friend ko yun. Siya lang yung sa akin, parang inano niya ako, networking. Sabi niya, mag-entrex tayo. Eh, applicant, ano na siya, client siya ng IPAS. Meron akong kilala sa Davao, ganyan, bago yun. So, ayun, nag-apply din ako, pero hindi ako agad nag-exam. So, 2017, nag-apply na, tapos nasayang lang yung pera, kasi hindi ako nag-exam. So, 2019 na ako nag-exam. Kung hindi pa pumasa yung isa kong kaibigan, hindi ako mag-e-exam. So, thank you, Char. Nasa Maryland na din siya ngayon. So, yung iba naming ka-work, hinikayat na din namin mag-NCLEX. So far, anim kami, nandito na kami lahat. So, parang, ano lang, reunion sa mga... Reunion. Oo, kasi naniniwala akong kung magkakaibigan din talaga kayo, dali mo sila sa magandang pathway ba? Para hindi lang ikaw yung nasa, yung may success, pati rin yung iba. Definitely. Jeff, ano yung experience natin sa Pilipinas before you had an experience in the Middle East? Ayan, ayun. So, 2006 na ako nag-graduate. So, overall, parang 15 years na ako as a nurse. No, during na after kong graduation 2006, ayan pa yung mayroong leakage issue. And then, ang hirap, dyan nag-umpisa yung madami ng nurses at ang hirap humanap ng work. Sa Manila kasi ako noon. Kalokan kasi ako. And then, napilitan ako mag-Cavite kasi ang hirap na noong time na yun. Diyan na nag-umpisa yung volunteer, yung ikaw magbabayad, ganyan. So, napunta ako sa Cavite and then nag-work ako as medical surgical. After 5 years, nagkaroon ako ng chance naman. Ayun nga, ang hirap pumunta ng English country. Ayoko din naman mag-Saudi. So, nag-HAAD ako. During that time, ang hirap pa ng HAAD. Sa Abu Dhabi yung exam, yung HAAD, diba? Ayun, so far, maganda kasi yung offer ng Abu Dhabi. So, nakapag-Abu Dhabi ako. Pero kasi sa home care ako noon. Pero di rin naging maganda yung umpisa ko sa Abu Dhabi. I-share ko na lang din. Kasi parang nagpunta ako doon as tourist visa. So, hindi ka kagad sa sweldo kasi kaso pa yung documents mo, yung ganyan, para magkaroon license and everything. Although, binibigyan naman kami ng allowance, pero parang kulang kasi yun. So, nakitira pa ako sa kaibigan ko sa Dubai. Natutulog lang ako nun sa car kasi dalawa lang sila ng asawa niya eh. So, buti winter na kasi mainit. So, sa parking ako natutulog. Seryoso yun ah. So, ganun. Tapos gigising na lang ako pagpaalis na yung sa work yung asawa niya. Ayun. Amazing yung ganun istorya na. Oo. And then, doon din naman ako, nakipag-away-away pa ako sa employer ko na nang ending, doon din pala ako tumagal. Doon din ako nag-ano.
parang 8 years din ako sa kanila. Pero kasi, ayun, okay naman. Nasa home careness yun. I can sense that courageous ka talaga, Sir Jeff. And yung determination mo for success is really very strong. Because the challenges, ayan, kinakaya. Wow, salute ha! Salute sa'yo, Sir Jeff. Sige, nung nasa Abu Dhabi ka, Sir Jeff, you were working as a home care nurse, tama? Oo. Ayun, hindi lang actually naging home care nurse kasi same yung company ko noon. So, nabigyan din ako ng ibang chance. Parang after a year, nag-resign yung isa kong head. Tapos ako yung pumalit sa head nurse. Kami, okay, nagpatakbo lang, ano, home care. And then, lumaki pa, nabili siya ng ibang company, so naging corporate. Then, transfer ako sa Dubai, pero in other position. Quality and Infection Control Coordinator. And then, dahil na ngayon time na mag-NLEX ako, kailangan ko mag-step down ng position kasi kailangan ng experience is bedside. And ayoko naman ding magsinungaling kasi kailangan may, hindi ka pupunta sa gera nang wala kang dala, di ba? Kasi ikaw din yung mahihirapan. So, ayun, sinaga ako, nag-bedside ako. Mm-hmm. Ganun. So, when you say nag-bedside, nag-transfer ka from a home care to hospital or doon pa? Hindi. Ang ginawa ko noon, nag-resign ako ng position from admin na kasi yung infection control and quality. So, kailangan ko mag-resign and then nag-work ako as a bedside nurse. So, nagkaroon naman ako ng hospital experience from mga long-term care. During that time, COVID noon. So, parang ICU type yung mga pasyente. And then, long-term ventilated yung pinaka-recent ko bago dito. Ayun ang nabila. Mas maganda din naman talaga na may experience because when you are already there in the USA, hindi ka mahirapan mag-adjust, right? Ayun, ang isa kong pang pinagpapasalamat na napunta ko sa Middle East. Kasi sa Middle East, not only in UAE, pati sa KSA, saludo ko sa mga nurses, lalo na yung mga nasa government or private hospital. Kasi sa UAE, common na yung mga JCI, tapos computerized. So, hindi na something new kapag lumipat ka ng US. So, usually, nahihirapan yung mga adjustment kapag kunwari sa Pilipinas ka, tapos sa liblib kang lugar. So, syempre, magiging computerized and ganyan. So, doon yung medyo mahirap ang adjustment. So, sa tingin ko, sa UA, hindi naman, sa experience ko, hindi naman masyado kasi na-open na ako din doon. So, advantage din talaga kapag si nurse experience apart from the experience sa Pilipinas. When it comes to adjustment to culture, medyo naka-adjust na, to equipment. Culture, ibang lahi. Kasi halo-halo rin yung tao sa UAE. May mga white din doon. Mga British, American, ganun. So, iba't ibang klaseng tao, mapapakisamahan mo rin. And then, ayun nga yung technology. Kasi doon din ako naka-experience ng mga pneumatic tube, yung pinapadala sa laboratory, tapos electronic na din yung documentation, sa US, ganun na din. Binibuild up ko lang yung mga nakakadyari sa Saudi or UAE, mga SKMC. Kasi in terms sa skills, meron na sila. In terms sa standards, meron na sila. So talagang feeling ko di sila mahihirapang lumipat. I would agree on that as well on what you have said, Sir Jeff. And pero guys, if you are watching this and you are currently working in the Philippines, wala pa rin problema yon. Although there will be some adjustment na kailangan natin when we are already in the USA, pero I'm so sure because we are Filipinos, we can adjust well. Agree ka? Oo, kahit saan naman tayo, panlaban tayo. Lalo na kung iisipin natin yung kahirapan sa Pilipinas. Ako kasi galing din ako sa mahirap na pamilya. Pero masarap sa pakiramdam kapag yung unti-unti nagbabago yung buhay mo. Congratulations to where you are now, Sir Jeff. So, let's talk about the NCLEX, nung application mo. You mentioned earlier na there was a struggle during the time nung nag-NCLEX ka. Let's talk about it. Binaong ko na sa nakaraan yan, pero since ego kaya natin. Naalala mo na lang ako kasi nakaka-stress yung time na yun. So, ito common topic ko sa Lefora na kung nasa Middle East ka, saan yung pinakamalapit na NCLEX. That time, India kasi yung pinakamalapit naman talaga. Although ngayon may Turkey na, at least mas social pag pumunta ka, Turkey na din. So, nag-India ako. Ayun, ang pinaka-worst experience ko doon is tapos na akong mag-exam, nasa survey part ka na, and then nag-shutdown, namatay, alam mo yun, nag-brown out. So, sabi nung nag-work sa prison yung need to retake.
So, ang ending, kailangan mo mag-retake. Ayun, nag-stop na ako na 88. And then, pinag-retake. Medyo mahaba-habang proseso. Nag-exam ako na ng December 28. And then, naka-next exam ako February 4, 11 pa. So, parang more than 1 month pa yung naghintay. Kasi, hindi basta-basta yon. Nagawa pa silang parang incident report. I-report nila sa from India to Pearson, the US. Then may investigation pa, ganyan-ganyan. So, ayun, ang feeling ko that time, medyo feeling ko bumagsak na rin ako nun. Pero hindi siya totally bagsak kasi walang score. Pero ganun kasi, ulit ka na naman. Pero inisip ko na lang that time na, baka si God na lang yung gusto niya yon. Baka kasi bagsak din ako. Baka mas lalo sa mga pakiramdam ko. And then, siyempre, tuloy lang. Libre naman yung exam nun. Kaya lang, ang pinaka-problema doon is magbubuko na naman ng ticket at hotel. So, isho-shoulder ko na naman yun. So, hassle. At magre-review ka ulit. Pero exam, wala na ko niyang babayaran. Magre-receipt na lang. Ayun. After naman nun, nung February naman, 11, February 14, lumabas yung result ko, Valentine's Day. So, pumasa naman. So, ayun. Feeling ko, God's will, from 88, naubos ko yung yung exam ko noon, 265. Oh my God, pumasok ako ng 12, maga pa ako pumunta doon. So before 12, pinag-exam na ako. Lumabas ako ng madilim na, 6 p.m. na ata. Yung sabi ko kagad na, oh my God, ito na yung pinakamahabang exam. Tapos, syempre, mabot ka ba naman ng maximum? Feeling ko noon, ay bagsak na ako. Kaya yung paglabas ko ng exam room, tapos punta akong hotel, sabi ko, sa inyo kagad, sabi ko, oh my God, ay bagsak na ako. Sabi kang ganyan. Tapos sabi niyo naman, may PBT trick. Ayun, yung PBT trick, trinay nga. Ayun, good pop-up naman. Pero mapapraning ka pa rin. Totoo ba ito? Hindi ba ito? Mag-search ka pa rin ng kung ilang percentage yung sureness dun. So ayun, pumasa naman. Kaya masaya ako. Kasi worth it lahat. Pero ako ng 3 months noon for review. Pero every night talaga ako nag-aaral. Kasi that time nasa admin pa ako. So maganda yung oras ko noon. Like kapag nasa bedside ka, diba? Medyo mahirap, pagod ka eh. Pag admin, hindi. It was quite a struggle, Sir Jeff, no experience mo. Pero at least, even though there was a struggle during that time, you were able to turn it in a positive way na naisip mo na most probably the reason why is this happening is because something like this, maybe hindi pa ako prepared. And it turned out na at least, diba? On your first examination, you were able to pass it. Congratulations. Yeah. So, kailangan talaga guys, sometimes there can be unforeseen na mga events natin. We just really have to be positive and we have to take note na maybe there's a reason why this one is happening to me. Maybe it's God's best plan na there will be something pa na kailangan ko i-prepare or whatever it is. So, let's see the brighter side of the things. Uh-oh. Agree ako. Always look on the brighter side kahit nandito ka. Kasi habang buhay kasi may struggle and challenges. So, siguro napagod na lang din ako sa mga pagsubok. Parang feeling ko na pagdaanan mo na lahat. So, parang normal na lang. Naging manhid ka na sa pagsubok. Lilipas din yan. Ganun lang dapat ang laban sa buhay. True. If walang pagsubok, Sir Jeff, walang life. So long as there's life, there will always be a challenge. So, yung preparation mo, Sir Jeff, you mentioned na 3 months ka nag-prepare and then at least on your end, meron ka kasing maraming oras dahil nasa admin ka pa. But what will be your tips for those who are working na medyo gahol sa oras? Feeling ko wala naman talagang reason para sabihin mong hindi kaya. Kasi kung gusto mo naman, you need to find ways. Hindi pwedeng yung mag-a-adjust. Kailangan ikaw yung mag-a-adjust. Kasi may mga kaibigan ako, OFW, kasama ko sa work, may anak, nagtatrabaho ng bedside. Alam mo yun, pero nakaya naman. So time management lang yun. At kung gusto mo talagang isang bagay, siyempre, kailangan mag-effort ka. Totoo. If there's a will, there will always be a way, regardless. Yeah. Sabi nga ng video, we find ways. So, you need to find ways then. Ayan. True yan, guys. Agree ako doon sa sinabi ni Sir Jeff. There are really a lot of clients who are working, don't have enough time, pero nakakayanan. Dahil dapat lang din isipin natin kung ilan ba yung oras na pwede natin mailaan for our NCLEX. And dapat talaga
i-organize mo yung mga bagay-bagay. And definitely, you'll be able to make it as long as nakaplano yung lahat, na-organize yung lahat, and committed. Yun yung pinaka-importante. Committed ka to achieve this goal. Now, moving forward tayo, Sir Jeff. So, you already passed the NCLEX. So, ano yung next step na ginawa mo? Mang sunod, no. Kailangan ko bumalik sa bedside. Pero okay na. Moving forward. Fast forward din natin. So, syempre, yung isa pang pinakamahirap is yung IELTS, yung English exam. Before naman, nag-try ako ng IELTS. Pero hindi ako nag-prepare. Kasi, yung pananaw ko talaga, napaka-vocal ko nito kala Sir Irwin na nung nasa Pilipinas ako way back 2007. Feeling ko kasi naman sa Pilipinas, ang English is para sa matatalino at mga social lang. Eh, hindi ka naman matalino, hindi ka rin naman social, squatter ka. Oh. So, parang public school pa ako. So, nahirapan ako ng that time. Pero, na-realize ko dito na yung IELTS pala is practice lang. And then, 2020 kasi yun eh, para sa visa screen. So, I created a group. Nag-umpisa lang kami sa group chat and then practice. Actually, mahilig ako sa ganito. Even nung NCLEX, sumawa ako ng review group. Pero hindi ko na tinuloy kasi pumasa ako nun. Pero parang ganun lang. So, naggumagamit kami ng Zoom. Then, magpa-practice kami like more than 4 hours. Practice lang kami like the full exam, part 1 to 3. And then, dumami. And then, nag-decide akong gumawa na nga ng page. Which is the IELTS Filipino Nurses, guys. Kung nagpre-prepare kayo ng for visa screen. Actually, hindi na kami lang ngayon for IELTS kasi recently trending yung inopening si GFNS yung OET and PTE and TOEFL. So, although yung TOEFL luma na, pero ngayon inad na namin. Kasi nga, ang purpose naman ko nun before is para sa US nurses and Filipino nurses to US. So, since okay yung PTE, OET, di isama na natin. Mahalaga makapunta ng US. That is really very inspiring, Sir Jeff, no? And the reason for you founding this group is that gusto mo lang talagang makatulong sa mga Pilipino na nahihirapan. And the same with IPAS, that was also the reason kung bakit kami nagsimula. Because we want to extend our help to our co-medical professionals, specifically sa nurses natin, na mga colleagues natin. So this is really very noble na ginawa mo, Sir Jeff. So how was the progress of the IELTS Filipino Nurses? Actually, free group yon. Walang bayad talaga kahit yung mga free na review centers. Hindi sila nagbabayad sa amin, hindi rin kami nagbabayad sa kanila. So, free lang talaga. And then, from one group, and then dumami na. Ngayon, meron na kaming 24K plus na likes. Like 24.6 yung huli kong kita. And then, more than 28K yung followers. So ayun, hindi lang siya exclusive na rin sa Filipino nurses, pati to US. Pati kahit saan silang lupalo pumunta, hindi lang din pang Filipino, pang international. Kasi may mga ibang lahi na din to, mga Arab, mga European, Indians, ganun iba-iba. So inopen ko na kasi niniwala naman ako yung pagtulong walang pinipili. So basta libre, digo. Kaya napakaswerte ng mga tao ngayon. Yung kasi available na yung lahat. So, naiinis ako kapag wala silang effort at spoon feed. I'm sorry guys, pero kung gusto mo ang isang bagay, magpuhunan ka. Kasi pagpunta sa Amerika, maglalabas ka din. At effort. Ayan, the effort na lang. Bakit di mo pa gagawin? Hindi naman para sa akin yun. Para sa sarili mo yun, di ba? So, kailangan ng initiative. Dalhin natin yung sa buhay natin. Hindi lang sa sa pang sarili, pang sa trabaho, pang lahat-lahat, diba? At maging humble lang, ganon. Agree ako dyan, Sir Jeff. So, really guys, kailangan ng dedication, kailangan ng sobrang effort nito if you want something. Specifically dahil, andyan naman, marami yung platform na makakatulong sa atin, pero dapat tayo din, on our own, dapat mag-i-effort din tayo. Okay? Para makuha natin yung gusto natin na success for ourselves. But Sir Jeff, congratulations really for the success of your group. And I know for sure that it's very priceless on your end. Like the fulfillment that you feel na nakikita mo yung colleague natin na pumapasa, nagti-thank you. Even the thank you guys is really very priceless. Ayoko. Actually, meron kaming isang member doon, hindi siya nurse. Sa Singapore, meron kaming maid sa Israel. Mm-hmm. Then natulungan namin silang pumasa ng IELTS. So, ayun, nakaalis na sila ng bansa nila. So, nakakatawa kasi magme-message sila na yung ikaw yung naging way para
Pero hindi ko naman iniisip. Pero ganun, parang yun na lang din yung pinakabayad siguro reward sa ginagawa mo. Ganun. God will bless you even more, Sir Jeff, because you became a bridge to their dreams. Diba? Feeling ko nga, hindi ko naman masyadong iniisip yan kasi sa dami-dami ng pagsubok pa rin na dumadating, feeling ko, hindi naman totoo para binibless ako. Pero wag nating tignan kasi palagi yung, may lang tayong mag-complain eh. Pero hindi natin tinitignan, hindi tayo nagiging grateful. Kunwari, nandirito na ako, nagko-complain na naman ako. Maging thankful tayo, nandirito na tayo kasi yung mga nag-uumpisa pa lang mangarap, kumpisa pa lang i-process, di ba? So, ayun, maging thankful. Yes, agree ako din dyan, Sir Jeff. Kailangan natin yung gratitude sa buhay natin. Because there's so many things in life, guys, that may be happening sa atin. And we have to see a bigger picture of that events. And andyan naman si Lord para i-bless tayo always and gabayan tayo. So we just have to be grateful really for all those persons who are helping us and for the events that we have in our life. So move forward tayo, Sir Jeff. So you have already passed your NCLEX and then you founded the group which is the IELTS Filipino Nurses. And this is not only helping the Filipino, meron din other na mga kababayan natin, not only the Filipinos. And nung nag-apply ka sa recruitment agency, Sir Jeff, how was it? First, nalaman ko lang kasi yung kapatid ko nga nandito sa Georgia, may kaibigan na RadTech, tinanong ko kung paano pumunta dito. That time kasi parang hindi pa namin alam yung mga direct hire. So nag-staffing agency ako. It's Vintage Health Resources yung sa US. And then counterpart nila is yung ABA sa Pilipinas. Pero direct ako sa VHR kasi galing naman ako Middle East. Hindi naman ako sa Philippines nag-apply. So ayun, dahil hospital yung mga deployment nila, napakaano nila sa dapat bedside na hospital ka. So ayun, nag-bedside ako para lang makuha ko yung US. Actually, stepping stone ko lang itong pagiging nurse dito kasi gusto ko talaga maging Hollywood star. Kaya lang pag-i-Englishin ka, so baka nag-back out na naman ako. Iba naman. Are you serious with that, Sir Jeff? Na gusto mo maging Hollywood star? Oo, pero dahil mag-i-English ka nga, nako, saktan nyo na ako o patulungin nyo na lang, huwag nyo na lang ang pag-English kasi business. Mas okay siguro ang kita kapag Hollywood star, ano? Siguro kung mag-Hollywood ako, yung character lang ako ni Groot, na I am Groot, ganun lang. Huwag yung mahabang ano, linya. Ano ba ka dyan? Hindi ko expect na ang dream mo pala is maging Hollywood star. Okay, so nag-vintage ka and now you're already deployed in, you're currently in South Carolina. South Carolina, yeah. Mo, how long was it nung nag-bedside experience ka? Did they require na kailangan mo may 2 years or 1 year? What was since luma na akong nurse, hindi naman kailangan may 2 years ka. Kailangan mo lang lumipat kasi may experience naman ako. Ibang experience sa Pilipinas, 5 years ako nag-medical surgical. So, i-continue ko lang. Kailangan kasi may current ka lang na bedside. And naniniwala ko talagang napaka-helpful kapag meron kang bedside experience. Kasi, for example, hindi naman, I'm sorry, hindi ko naman, baka may magalit kasi. Kung nasa BPO ka, ganyan. Tapos mag-hospital ka, laking adjustment talaga. Paano kung never ka talaga nag-bedside, paano ka mag-assess? Diba? Eh, yung skills na acquired mo yan through years of experience, hindi naman siya isang basa lang makukuha mo na din. Para maging confident or competent ka, it takes years. Mm-hmm. Importanting point yun, Sir Jeff, ha? Because there are a lot of nurses who are not in the bedside and they're really very eager na makapunta sa US. But then, in your own opinion, Sir Jeff, ano yung pinagkaiba ng ma-experience ka versus ng mga nurses na walang experience sa bedside? Siyempre, malaki na yung advantage na na-experience mo yung mga different types of cases, medicine, yung drugs, equipments, tapos yung mga policy and procedures, mga standards na encounter mo kaysa pag wala. Kasi kumbaga sa mag-i-start kayong dalawa, yung isa nandito na ikaw, nagka-cram ka pa lang sa from the bottom. So mahirap talaga yun. Tapos A+, kung di ka pa nakapag-abroad, yung culture shock pa. Kasi lalo na pag Pilipino, mga sensitive. May mga boss kasi na mga puti na akala mo galit sila. Minsan mag-aaway kayo or ano. Pero after nun, wala na. Kailangan hindi ka maging masyadong sensitive. Kung
alam mo naman Pilipino, kapag nasabihan, magdadamdam, galit ka na. So, may mga ano din. Kasi sa buhay, naniniwala ko, i-accept mo lang lahat ng mga to. Hindi ka na may stress. Accept mo lang may mga tao talagang masama, mga ganyan. Pero move on lang. Do your job properly. Then, ganun lang. Para iwas stress. Siguro nasasabi ko na to kasi medyo wala na ako sa swerte ng mga bata pa nag-uumpisa kasi nasa US 36 na ako. So, ayoko na din ng stress. So, ganun. Ayun yung advantage, ha? Na ano, pag may experience ka. Sir Jeff, nabanggit mo, mga Pilipino sensitive. In what sense tayo sensitive? Sensitive kapag ano yung, kunyari sabihan ka na nasigawan ka, medyo mataas yung boses, tapos kasama yung loob natin eh. Or minsan, feeling nila ayaw ka makasama, magsiselfie na naman tayo, feeling ko, ang tanga-tanga ko, ang bagal-bagal ko. Tapos kapag kunyari isang exam lang dyan sa amin kasi nag-continue sa mga education pag medyo mababa score mo, sabi mo ayun, tanga-tanga ko na. Ganun mga ako personal, ganun kasi din yung naraan. Pero na-realize ko na ay, hindi pala dapat ganun kasi ikaw lang din yung nagtinatakot mo yung sarili mo. Pero improve lang natin sarili natin. Ganun. Ayan guys, marami tayong natutunan dito kay Sir Jeff. Even ang pagiging sensitive natin na kailangan natin i-improve when we want to work in the USA. Sir Jeff, my personal experience ako dyan sa pagiging sensitive. And I was working in Saudi Arabia. So ER nurse ako during that time. And there was one patient na hindi ko talaga alam. Hindi naman emergency actually yung case niya. But then I was in the nursing station and gusto niya kasi ma-attend siya agad-agad. So sinigawan niya ako like sobrang sigaw. And then everybody was there. Lahat ng doctors, lahat ng nurses. So parang ako like, my God, hindi ko kaya ang emosyon na to. Pero matagal na ako sa Saudi during that time, ha? And then what I did, guys, was just, I just went sa quarter namin. Hininga ko lang ng malalim. Breathe in, breathe out, Rachel. Hindi pwedeng umiyak. You have to be a nurse. You have to be strong. Kasi may mga instances talaga na ganyan. Lalo na kapag sometimes, no, dahil sa stress, dahil gusto nila ng care immediately. So may mga ganyan. May mga instances ba na experience mo na ganyan sa US, Sir Jeff? So far, mga experience ko naman, mababait sila. Pero may mga tip. Ito kasi, sa mundo naman, parang PBB house, iba-iba ugali ng tao. So, minsan kailangan natin din mag-adjust. Kunyari, kung ganyan masungit siya, hindi masungit pa siya, hindi, ang gagawin mo adjustment, deadmahin mo na lang, layo-layo pa. So, kailangan natin mag-adjust talaga. Isipin na lang natin siguro, Sir Jeff, no? Siguro hindi masyadong maganda yung pinagdadaanan ng tao ito. Oh. Tayo sila yung mag-adjust, guys. Para hindi tayo mas pinahirapan. Hindi tayo mas pinahirapan. Unless kung abusive na talaga, verbal and physical, that's the time ka mag-retaliate or i-report mo sa may HR. Pero so far kung kayang pagpasensyahan. Taasan yung pasensya natin at laban lang. Now, Sir Jeff, let's talk about during the time of your deployment. Kasi this can be a concern for many of the nurses who do not have an idea kapag during sa time ng deployment nila. So, paano yung housing natin, yung social security number natin, mga ganun na mga bagay? Okay. So, ito yung iba't iba kasi yung klase ng employer mo, meron tayong staffing, direct hire. May iba't iba silang advantage at disadvantage. For example, sa direct hire, mataas ang rate mo, pero hindi sila masyadong hands-on, pero hindi naman lahat siguro. Pero usually, yung mga direct hire, yung pagdating mo airport, bahala ka na sa buhay mo. Whereas, kapag sa may staffing, VHR, very ano sila hands-on sa amin. So, hindi ka na namang problema ng ano. Pagdating mo, meron silang training center, meron dong apartments, dong kayo idalagay. So, hindi ako nag-worry na magbabayad ako ng hotel after ganyan. And then, SSN, hindi naman din ako nahirapan kasi lahat sila, yung sa akin kasi, personal experience ko, sa agency ko kasi, sila lahat nag-process. So, wala akong ginawa. But including, ano, visa screen, nag-ask lang ako ng help yung sa PRC, sa IPAS. Ayun. So, sila lahat nag-process. Pero pagdating, dumating kasi ako dito, nag-vacation pa ako ng more than a month sa Georgia kasi may family ako. So, nung lumipat na ako ng ano, nag-report na ako sa agency, nag-report, ano lang kami, nag-follow up lang or nag-register lang kami sa SSN. After 3 days naman, sa Mississippi kami neto nag-request kasi doon yung training center. So, after 3 days, sumating na yung SSN. Actually, mas nauna pa sa akin yung green card ko kaysa sa SSN. So, make sure, i-add ko lang kasi may sinishare ko yung experience ng mga kasama ko din. So, kunwari, darating kayo ng US sa immigration,
make sure na ibibigay niyo yung visa packet ninyo. May times na sa New York, yung isang kasama, hindi kinuha ng immigration. Ayaw niya rin ibigay kasi baka feeling niya kasi ano niya, record niya daw. So ayun, hindi niya binigay. So kailangan pala niya bumalik ng international airport. Make sure ibibigay niyo kasi record niyo yun, ipa-file niyo yung immigration yun para sa SSN and actually para sa green card. Ah, I see. So parang lahat inayos ng recruitment agency mo para sa accommodation, hindi ka na problema. Hindi ako ng problema. Housing. SSN, yung pag-process nun, yung agency mo na din. And then, eto Sir Jeff, nung first, so wala tayong problema dun sa housing. Did you get a car? Or may inisyo ba? Or nag-loan ba? How is it? Nag-car loan ako, pero dito na ako kumuha sa South Carolina kasi nalayo ng Mississippi kung i-drive ko. So, ayun, kumuha ako ng umutang ako, ha, para sa lahat, utang po to dito sa America, wala tayong perang pang cash. So, umutang ako ng Hyundai, Tucson. Ayun, madali lang naman yung process. Actually, mas nahirapan pa akong umutang sa Pinas kasi iuutang mo lang to sa advancial na credit union, which is yung agency din namin yung nagpa-prano, nag-process doon. So, pirma-pirma lang kami, tapos sila na magpapasa. So, smooth lang din yung pag-request. And then, bibigyan ka kasi nila ng ano, certificate na approve yung ano mo, ng bankong advansyal, na approve yung loan mo. And then, hahanap ka ng dealer. Eh, sa panahon ngayon, ang hirap ng car dito sa US, sabi nila, konti yung supply, kaya ang mahal din ng car. So, syempre, nung bago tayo na sa US, ang taas-taas ng pangarap natin, ganitong car gusto natin, hanggang pababa ng pababa kasi ang mahal. So, kailangan mong pumasok lang sa budget. So, ayun, nakahanap ako ng dealer sa South Carolina. And then, mabilis lang niya approve, parang less than, within hours lang na pinag-usap ko sila, approve naman na yung car. And then, mag-wait ka lang na mga ilang days bago mo makuha yung car. Less than a week, makukuha mo na yung car. Meaning to say, Sir Jeff, agency mo na din yung nagtumulong sa'yo for the car loan. Mabuti yun dahil hindi mo... Actually, sa agency pa nga namin sa Mississippi, meron pa silang kakilalang car dealer doon. So, hindi masyadong hirap sa pagkuha ng car. Okay. So, how about those nurses, Sir Jeff, na walang driving experience dito sa Pilipinas? Oh my goodness. What? Guys, na, ako, marami naman akong kasabay din na lalo na yung mga babae, hindi sila nagda-drive. Pero, kung may time pa kayo mag-drive, mag-drive kayo sa Pilipinas kasi hindi rin biro mag-drive dito, mga kaskasero din at mga highway yung dinadaanan. So, take ka pa sa work, may madaming trucks, kasi interstate, alam mo yung pag sinabi interstate, ayan yung daan papunta sa iba't ibang state, kaya malalaking highway yun. So, may practice naman din dyan, magpa-practice naman kayo sa agency ninyo bago ko kayo makakuha kasi may test driving pa yon. So, ayun, mag-practice din kasi ang drive, ang sinabi ko kanina, ang skills na kukuha through years of experience. So, same as driving, driving is a skills na matututunan mo pag palagi mong ginagawa. So, mag-practice lang na mag-practice. Pero mag-iingat pa din. Kasi kahit maingat ka, minsan may mga tarantadong driver din talaga eh. Kasi iba yun dito, yung malalayo yung mga lugar na pupuntahan mo. And then, no choice ka talaga mag-drive. Lakarin, delikado din. Kasi alam mo naman, may mga shooting incident. So, huwag kayo maglalakad, lalo kung hindi si, lalo kung mga city-city. Mm. Ganun, san biga-biga na lang. So for safety reasons, dapat marunong tayo. Safety reasons. And necessity sa US na meron tayong car. Kaya, ayun yung dapat natin gawin. Oo. Kasi mahal yung Uber dito at hindi naman sa lahat ng state, lalo na kung hindi city, may public na transport. So sa New York ka, may trend doon. And yung iba naman dito may mga public bus, pero iba kasi yung, ito yung namimiss ko sa Middle East kasi alam naman natin, sa wala namang zero crime sa buong mundo unless kung walang tao. Pero ayun, yung safety kasi kung wala ding masyado kasing pasahero sa mga public kasi gusto nila talaga nakakar sila dito. Yung iingat, mahal ng Uber, so kailangan mo mag-drive, tapos pag mag-grocery ka, sa mula lagay. Diba? Ang dami-dami mga igogrocery sa Walmart. With regards sa Middle East, very efficient din yung public transportation nila. And I've experienced it myself. Like, oh, salute sa kanila. But anyhow, kaya-kaya nyo yan, guys. So, mag-driving lessons in advance para marunong tayo mag-drive when we will already be in the USA.